Pilipinas, nasa grip ng krisis sa tubig. Isang top executive ng isang pandaigdigang non-profit na organisasyon na nagtatrabaho upang magdala ng tubig at kalinisan sa mundo ang nagsabing, ang pag-access sa malinis at maiinom na tubig sa Pilipinas, ay naging isang tunay na krisis. Guesting sa Business and Politics, isang lingguhang programa sa SMNI na pinangungunahan ng The Manila Times Chairman at CEO Dante Clean, sinabi ni Griselda Santos, ang Water Regional Director para sa Southeast Asia, na batay sa kamakailang pag-aaral ng UNICEF, 780 milyong tao sa buong mundo ang walang akses sa malinis na maiinom na tubig, at bawat 2 minuto, isang bata ang namamatay sa mga sakit na dala ng tubig. Kasabay nito, ang mga kababaihan at mga bata, ay gumugugol ng 200 milyong oras sa pagkuha ng tubig para sa pagkonsumo ng sambahayan. Totoo ang sitwasyon sa Pilipinas, sabi ni Santos. Ang mga bata at babae, ay sa 7 taong gulang, ilang oras na silang umiinom ng tubig araw-araw. Sa mga rural na lugar, palaging ang mga kababaihan at mga bata ang inaatas sa gawain ito, sabi niya. Isipin mo bilang isang babae, bukod sa pag-aalaga ng sambahayan, ikaw ay naatasang mag-igib ng tubig para sa mga pamilyang may mababang kita. Malaki ang naitutulong ng mag-asawa na magtrabaho para mabuhay ang pamilya, ngunit dahil isyu ang tubig para sa mga sambahayang ito na may mababang kita, hindi sila nagiging produktibong miyembro ng lipunan na tumutulong sa pananalapi ng pamilya. Ang krisis sa tubig sa bansa ay mas laganap kaysa sa naiisip ng mga tao, aniya. Maraming local government units ang walang financial resources para makapagbigay ng malinis na tubig sa kanilang mga nasasakupan. Ito ay talagang isang hamon, lalo na para sa water organization. Nakita namin ang ilang mga stakeholder, mas malalaking entity na lumalapit sa amin, upang humingi ng tulong, lumalapit sa iyo bilang isang NGO, it means, na hindi nila kayang mag-isa, sabi ni Santos. Sinabi niya, na ang pangangailangan para sa malinis na tubig ay madaling baliwalain, lalo na ng mga gumagawa ng patakaran, dahil ang maling akala, ay nagpapatuloy na ang tubig ay isang walang katapusang mapagkukunan. Ngunit sa isang bagong pamunuan na pumalit sa gobyerno, lahat ng bagay ay may pag-asa, sabi ni Santos, na binanggit ang unang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., at ang kanyang kamakailang talumpati sa United Nations General Assembly kung saan, nakatuon siya sa climate change. Ang pagbabago ng klima, ay tiyak na nasa saklaw ng aming pag-aalala, dahil direktang nakakaapekto ito sa kalidad ng tubig. Ito ay isang magandang pagkakatulad, mahirap ihiwalay ang pagbabago ng klima at tubig, ito ay magkakaugnay. Binigyang diin ni Santos, na kahit na ang lahat ay nakasalalay sa pagtaas ng kamalayan, tiyak na ang mga mapagkukunang pinansyal ay mahalaga din, upang matugunan ang isyo ng tubig. Walang gaanong pagpapahalaga o pagkilala, na ang pagtugon sa isyo ng tubig ay ang intersection ng pagtugon sa gender inclusion, financial inclusion, at poverty alleviation, sabi ni Santos. The private sector must be made to realize, na if you solve the water issue, you are solving the financial inclusion, and you are solving poverty alleviation, as well as gender inclusion. Ngayon, maraming institusyong pampinansyal, at maging ang Bangko Sentral ng Pilipinas, ang nagtataguyod ng pagsasama sa pananalapi, bilang susi sa paglago ng ekonomiya. It sounds like a very sexy thing, but they don't realize, that even sexier, is the issue of water if you are able to address it, sabi ni Santos. Itinatag noong 2009, ginawa ng Water Organization ang misyon nito na magdala ng tubig at kalinisan sa mundo. Itinatag ni Gary White, isang inhinyero at Hollywood actor na si Matt Damon, ang grupo ay nangunguna sa market-driven na Financial Solutions Water Organization, ay nag-aalok ng portfolio ng mga matalinong solusyon, na sumisira sa mga hadlang sa pananalapi sa pagitan ng mga taong nabubuhay sa kahirapan, at ng akses sa ligtas na tubig at sanitasyon. Nagsimula ang operasyon nito sa Pilipinas noong 2014. Tinutulungan namin ang mga kabahayan na may mababang kita na magkaroon ng akses sa mga institusyong pampinansyal o pananalapi, upang makayanin nilang maglagay ng mga tubo ng tubig at kayang bayaran ang metro ng tubig na ikakabit sa kanilang mga sambahayan. Sa pag-uugnay sa kanila ng Water Organization, tumitayo kami bilang matapat na broker na nagtitiyak para sa kanila, pagkatapos ay nagbubukas ito ng mga pintuan para sa mga pamilyang ito na may pinakamababang kita na gawin ang unang hakbang, patungo sa isang pinansyal na relasyon sa mga institusyong pampinansyal, sabi ni Santos. Magugulat ka kung gaano kalaki ang nagawa ng Water Organization sa bansa, sa mga tuntunin ng pag-abot sa mga taong lubhang nangangailangan ng tubig, pati na rin ang pagpapakilos ng kapital, sabi niya.
Baste Duterte, humingi ng paumanhin sa kanyang pang-aasar sa netizen. Ilang linggo matapos niyang tawagin ang isang netizen na bulok dahil sa pagrereklamo tungkol sa problema sa tubig ng lungsod at paghimok sa kanya na maging proactive, nagsisi si Mayor Sebastian Duterte at humingi ng tawad. "I am genuinely sorry for what I did," sabi ni Duterte sa Cebuano sa Davao City Disaster Radio. Inamin din ng bunsong anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at nakababatang kapatid ni Vice President Sara Duterte, na ilang netizens ang nagreklamo sa paggamit niya ng mabahong salita. "I will take all the blame, and between you and me, Miss Tiara, I am profoundly sorry if I caused you any form of harm," ang tinutukoy ay si Tiara Riambuanga. Noong 18 ng Setyembre, tinawag niya ang kanyang pansin sa Facebook sa kakulangan ng tubig sa kanyang subdivision, matapos ipahayag ng Davao City Water District ang pagkaantala ng serbisyo. "Livable city pa rin ba ito, Mayor? Kapag kailangan naming mag-check-in sa mga hotel para maligo, mabuti kung ibabalik mo ang aming mga gastos hanggang walang tubig sa aming kalye sa aming subdivision. Ano ang iyong mga plano?" Sabi niya. Sumagot si Duterte sa kanyang Facebook account na nagsasabing, "Ganyan ka ba katanga? Sa tingin mo nagkakaroon ka ng problema sa tubig dahil lang inassume ko ang post ni Mayor nitong nakaraang 2 buwan? Ganyan ka ba katanga na sa tingin mo ay hindi ako nagtanong sa DCWD, may mga netizens din na nakiusap at hiniling kay Duterte, napigilin ang kanyang dila habang ang iba ay ikinumpara siya sa kanyang ama, na kilala sa pagmumura sa mga nagdudulot ng galit sa kanya, gayon din sa kanyang kapatid na babae, na minsang nanuntok sa mukha ng court sheriff, dahil sa isyu ng demolisyon." Narito ang inyong mga comments sa ating mga video. At po ng newsflash video ay makikita sa aking newsflash playlist. Sa mga gusto naman po ng mga biblical topics, punta po kayo sa aking channel na Mahafree TV. Para sa mga gustong mag-order ng Firmax Firmang and Lifting Cream and Immune System Booster, contact Mr. Dante Meraviles on Facebook. Cellphone number 09086555357.